what's up, good day sa inyo mga kabayra. So, ito naman yung lingkod para manira ng e-bike. Ayun, ma! So, siya nga po pala bago tayo magsimula, eh, gusto ko munang humingi ng pasensya sa hindi ko ma-i-upload na video sa mga customer ko dyan. Huwag kayo iiyak! Kasi nung cellphone po ni kababayra po ninyo, which is nawala po kasi. So, technically, andun po kasi yung mga video po natin na hindi ko pa po siya kasi na-edit at hindi ko pa siya natatransfer sa PC. So, anong nangyari po, which is, yun nga, anong nangyari is nawala po yung cellphone natin. So, nakakalungkot man kasi hindi ko ma maya-upload nung inyong video na alam ko yung inaabangan din po ninyo, no? So, ngayon, ito mga i-upload natin, ito na po yung mga latest natin na i-upload, no? Ito na po yung mga bago natin na i-upload. Mga bagong video na po ito. Yung mga ibang video po kasi is na nawala, gawa nga nang nawala po yung cellphone natin, no? So, huwag po kayo mag-alala, pero maulit pa rin naman yung masaservice ako pa rin po kayo, no? So, simulan natin yung paninira dito, no, guys? So, ang problema dito kay sir, shoutout nga po pala sa Yonsland na pinagbilan nila sir, no? Bali, ano, tag na ito. Hindi pala Yonsland. Johnson to, alam ko eh. Johnson. Pinagbilan pala nila sir. Sorry. Repeat customer ka to si sir dahil nung unang service natin dito sa kanya, which is nung taillight lang naman, nung ilaw. Yung naman yung problema dun. Tapos yun nga, nagawa naman nila, kundi doon naman kasi yung ilaw. So ngayon, ang problema naman ngayon neto is controller. Ayan. Oh my so, nasunod yung kanyang 3-phase. Unfortunately, napapa-English tayo. Pow! Sunog na sunog, umabot hanggang dun sa pinakapuno. Ayan. Kita nyo, diba? Sagad na sagad. Nahubaran na ng husto. Ayan, sunog na sunog. So, matik yan. Sira yung controller nila. At technically, pwedeng pang nasunog nung kanyang stator o nung kanyang motor. Ayan, sa ilalim. Ayan. Possible din yan, nasunog din yan, no? So, ngayon, magpapalit tayo ng controller na 1,500 watts. Yung controller kasi nila sir, nasa 500 watts lang kasi ito. So tignan nyo yung ipapalat yung controller. O sana magkakasya. Parang may nahaboy ako, hindi maganda. Tayo lang kasi mag-isa eh. Kasi sanay lang tayo mag-isa. Lagi tayong iniiwan. Bakit ako naiiyak? My gosh! Hey, baka naman. So ganito ka laki yung controller na ipapalit natin. Ayan. So yun yung controller niya, no? So malayong malayo. Ang laki ng pinagkaiba. So 1,500 watts to. So ito yung pinili nila kasi puro pataas tong sa kanila, no? Akyatin kasi. Kaya kailangan mas mataas tong hagod ng controller. Tapos magpapalit din tayo ng motor. Ayan. Hey, 50 watts. That's pretty good. Ito kasi pinakamataas sa shop nila. So dapat dito nasa mga 1,000 watts ang inalagay natin. Kaya lang walang available. Eh kailangan na kasi nila sir magamit to. Really nigga. Yung e-bike nila. So gagawin na rin natin. Tapos technically basag din ng bearing niya rito. Oh, sa mga nagtatanong, makakabili po kayo sa bike shop niyan, ha? Wag po muna comment ng comment. Ito na po, maninira ng inyong kababayero. So, nasa loob ko si La Sir, hindi natin ma-shoutout. Shoutout natin sa kanila mamaya. So, ayun si Sir, ang tatay niya. Shoutout sa kanya. Nice. So, let's go. Sirayin na natin itong e-bike niya. Few inches later. So ngayon is nakabit na namin ng controller. Binakas muna namin ng upuan, no, para makabit namin ni sir ng controller. So dahil bitin ng kanyang wire, ang ginawa ko is pinababa ko muna ng kanyang 3-phase at saka 5-phase para umabot dun sa ilalim. Tapos na nilagyan ko ng cable tie para hindi bumitaw. Hindi katulad ng jowa mo, mamahilig bumitaw. Damn! Tapos syempre binanot ako ng electrical tape para kung sakasakaling talsikan ng tubig o ng putik, hindi siya madumihan kaagad, hindi kaagad pasukin ng kanyang mga connection, ng mga connector. So ito, susubukan na namin ni sir. O, sa mga hindi nakakaalam dyan, mayroon po yung tinatawag na self-learning. Ayan, no, self-learning. Kulay pink po yan, kulay pink. Hindi po mababago yung kulay pink, no? Saka, tsaka pantras, no?
So syempre kailangan natin makuha ng pacing nito pa abante, no? Ganun susubukan natin. So power on na natin. Ayan, mandar na siya, no? So ibig sabihin niya naka-pacing na po 'yan. So kapag hindi naman siya naka-pacing, sige sir, mamaya na sir. Papatay muna ako, sir. Ayan. Wait lang, sir. Ayaw niya lang. So pagduduktong natin kung saan po siyang andar. So ibig sabihin nun, patalikod na yung andar nun. So pagkaganan ng andar po ninyo, pag-connect nyo lang po itong dalawang to, itong kulay pink, para maging paabante naman nung kanyang andar. Wag lang ha. Ayan, kukonnect na natin ulit para mabante. So ibig sabihin nun, nakapacing na po good. Yan. Sige sir, 5P8 na po. Sige sir. Ay, apaka-angas. 3 days later. Guys, sabi niya kasi na din pati yung manibela niya. Kasi barag na yung kanyang crown bearing. No? Nahirapan ang tanong dito. Kasi mustakap na yung kanyang, ayun, ito niya yan. Mustakap na yan, di na mahugot. No? So ngayon, tinababakas na namin to para palitan ng bearing kasi sobrang hirap ng iliko. Ngayon lang daw ito nabuksan after 25 years. Gago! So weird. So, try na natin to. Let's go. So, ayan guys, bali napalitan ko na ng motor tsaka controller nung e-bike ni sila sir, no, nasira na natin. So, road test natin kahit konting-konti lang, no, para makita natin kung ano yung pinagbago. Ito yung forward niya, guys. Ito naman yung backward niya. NANI! Yung nga is nasira na natin tong e-bike nila sir. At mukhang napalakas ata yung gawa natin. Sige. Pero normal to. Kasi malakas tong wattage ng controller. 1,500 eh. Eh dito kasi yan. No. So nasira na natin. So pinatan natin to ng controller, motor. At nung kanyang headset bearing yan, yung tawagin. So, suggest ko na lang kaila sir, pahanginan tong dalawang tatlong gulong kasi medyo malambot. Nga lang, medyo talaga malakas tong hatak na ito, malakas tong bira. So, maninibago sila rito. Pero, kalaunan, masasanay din naman sila yan. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Gago! Okay, so ayan si sir. Tignan mo tong motor kanina. Ayan, shoutout po pala kaila madaman kaila sir. Let's go!